Hello mga ka-idol, ito, start na naman tayo sa ating bagong vlog. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, na lalo na sa mga subscriber, lalo na mga sumasali sa mga pre-ending natin, tsaka sa mga nanalo sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo, sana ma-share nyo pa itong mga vlogs kong to para at least maparami pa natin mga subscriber natin para tuloy-tuloy lang ang pamimigay natin monthly yan mga ka-idol, kaya sana masuportahan nyo ako. Eto, mayroon akong share sa inyo na isang content na may nagtatanong sa atin, kaya stay tuned ka lang mga ka-idol. Hello mga ka-idol, welcome back sa ating channel. Thank you sa pag-suporta nyo lagi sa atin. Kaya meron lang tayong isi-share sa atin ngayon sa ating video vlog na to. Meron kasing nag-request sa atin na content na si Sir Jamar Pansion. Pansion siguro to, hindi ko masyado mano yung pansion talaga. Si Sir, tanong kong ano dapat gawin pag nabali o napila yung paa ng ibon. Maayos pa kaya ang paa niya o hindi? Tinuka kasi ng nasa kabilang cage, kaya napilay o bali yata paa ng ibon ko. Idol, based sa aking experience no, nangyari na rin yan sa mga ibon ko. Kasi yung red factor natin, nangyari, parang putol yung paa. Akala ko naputol yung paa niya kasi ano, parang tinutuka din ng kabilang cage ko na meron din kasing ibon. Pero katagalan, kasi parang pilay na siya, katagalan, basta tintayin mo lang, maghihilom din yan. Di naman totally maano yan, kasi sa akin, naging okay yung ibon ko. Kaya okay lang yan, di naman mamamatay yung ibon mo, malayo sa bituka yan. Kaya maghihilom din yan, kaya huwag kang mag-alala sa ibon mo, magiging okay din yan. Basta tanulin mo lang, painumin mo lang siya ng betrescine powder, kasi may ano yan eh, may vitamins yan para pampahilom ng sugat. Kaya ganun lang ginawa ko sa ibon ko para tuloy-tuloy mo lang yung pag-inom sa kanya, 1 week, tapos mga ilang weeks lang mag-iinom yan, manunumbalik yung paa niya sa normal. Kasi ganyan nangyari sa ibon ko na post-pail, post-arep ko. Kaya akala ko nga nun, pilay na siya ng tuluyan, pero ngayon ang okay-okay niya maglakad. Kaya ganun lang gawin mo, idol, para huwag kang mawala ng pag-asa sa mga ibon mo. Tapos meron din ako sa mga na-experience na mga nagtatanong sa atin, kaya if totally tutok ka sa video vlog natin mga ka-idol, sana tuloy mo lang yung panonood mo, kasi meron tayong mga pakulo. Kasi minsan pag hindi ka nanonood sa ating video vlogs na to, walang mangyayari, o baka hindi ka man makakuha ng slot mo makasali sa ating video vlog. Kung magko-comment ka lang, dapat pakita mo sa akin yung proof na nag-share ka, ay nag-subscribe ka or nag-like ka, o kaya nanood ka sa video vlogs natin at na-click mo yung notification bell, automatic may slot ka. Tapos based naman sa mga ano ko nakikita ko, mga nagtatanong sa atin, ang dami nagtatanong kasi ipaano daw yung pag-gender ng ibon. Kung hindi ka pa totally ano sa mga ibon mo, ka-idol, kailangan, if ever na gusto mo malaman kung ano yung kasarian ng ibon mo, kailangan, pwede mong pa-DNA yung ibon mo, mga ka-idol, kasi minsan din natin mabibase yan. Pag papakita mo lang yung picture, hindi natin maano yan, kasi minsan iba-iba yung mga ano ng mga ibon natin. Ako, ginagawa ko lang kasi based sa behavior, if ever na maingay o kaya matapang yung ibon mo, ibig sabihin hen yun. Pag naman ano, tahimik, kasi ako based sa experience ko, ganyan yung mga nakikita ko. Pag kasi tahimik yung ibon mo, hindi siya matapang, ibig sabihin kak yan. Tapos ito pa, share ko sa inyo yung mga experience ko. If ever na gusto nyo malaman kung ano yung kasarian ng ibon nyo, ganito lang, tuklasin nyo lang yung ibon nyo kung ano yung mga ginagawa niya. Ako, ginawa ko, meron ako na pares na dalawa. Akala ko same ano sila, hen and cock. Ngayon pala hindi, same cock pala sila. Ginawa ko, binigyan ko sila ng malunggay na sanga, tapos nakita kong parang nagkukutkot sila. Totally na hindi nakutkot ng gusto yung sanga ng malunggay, kasi parang same cock sila. Kasi pag same cock, mahinang mag-init ng malunggay yan eh, kasi hindi ka mukha ng babae talaga, yung hen talaga, talagang totally tatanggalin lahat yan, talagang magigita mo, talagang matatanggal yung balat ng malunggay na sanga mo eh. Ganun lang yung mga nakikita ko. Tapos minsan sa behavior nila,
maingay yung mga babae at saka ano, yung parang matapang. If ever na may biglang umapit na ibang ibon, biglang talagang tutukain, ganyan. O kaya parang inaano nila sa paa, ganun. Ganun yung mga hen. O kaya minsan, based sa experience natin, sensya na, nandito kasi tayo sa tindahan, medyo maingay. Nasa tabindaan tayo, ang daming dumadaan ng mga sasakyan. Kaya pasensya na sa mga ingay, mga ka-idol. Balik tayo dun sa sinasabi ko. Based sa experience ko sa mga ibon na yun, ginagawa ko, magigit ako minsan tugma din yung size nila. Yung example, yung maliit na ibon, if ever na maliit yung ibon mo, ibig sabihin ka, yun, pag malaki yung ibon mo, medyo malaki yung ibon mo, ibig sabihin, hen, yun. Ganun yung mga binabasihan ko. Pero hindi ako nagtotally na nagaganon kasi minsan, hindi ako naniniwala, minsan di accurate yung nangyayaring ganun kasi minsan same pa rin sila. Kaya ginagawa ko, nagpapa-DNA ako. Hindi pa rin ako naniniwala sa mga ganun na senaryo na nagbabasehan kahit sa pelvic, ganyan. Minsan kasi meron din mga pelvic na masikip yung pelvic pero hen pala, tapos maluwang yung pelvic pero cup pala, ganun. Meron ganun kasing senaryo, mga ka-idol, eh. Kaya minsan ginagawa ko, pa-DNA ko na lang, mga ka-idol, para at least sure yung ibon mo na ganun yung ano nila, yung kasarian nila. Kaya mga ka-idol, sana naano natin ito, tapos meron na naman tayo update ngayon. Ngayong summer, kahit mainit, meron na naman tayo na itlog na ibon. Nakala ko walang mangingitlog kasi sobrang init, eh. Kahit nga dito sa tindahan natin, mainit, eh. Kaya kahit nagdidita tayo, mainit pa rin. Kaya akala ko walang mangingitlog, meron na naman tayong dalawang pares na nangitlog. Kaya yung opa natin na split tail, nangitlog yung pares niya. Tapos meron na naman yung isa natin na split opa, yung kapares niya, normal lang. Kaya nangitlog sila. Ngayon, turtle naman yung itlog nila. Kaya nagtataka ako, dati kasi last year, hindi man nangitlog yung mga ibon ko dahil sobrang init. Pero ngayon, experience lang, no? Kasi dati kasi medyo mainit yung piesto nila. Ngayon, medyo maaliwalas na, tsaka yung malamig. Ngayon pala, pag ganun pala yung lugar ng mga ibon mo, madaling mangitlog pala yung mga ibon mo kahit na mainit yung panahon. Tapos kanina, nakikita ko kaninang umaga, yung yellow bull ko tsaka yung far blue pastel ko, nakikita ko nagmate sila. Natatawa ako, parang summer season ka ako, parang breeding season sa akin sa mga ibon ko. Kaya nagtataka ako, ang daming nagaano, tapos meron na naman mga nag-nesting, kaya binigyan ko na yung mga ibang ano ko, pero yung mga bagong parisan ko na mga back-to-back ko pa, hindi ko pa binigyan kasi hinihintay ko pa talaga sila mag-totally banded. Kaya gusto ko na pag totally banded na sila, dun ko sila bibigyan ulit ng nest box na bagong nest box, kasi mga nest box natin dun luma na lahat. Baka siguro pag naayos na yung aviary natin, papalitan lahat natin yung mga cages at saka yung mga nest box nila na bago, kasi gusto ko kasi bago lahat para mas maliwalas yung kapaligiran nila. At saka papaano ko parang papatiles ko, kasi pag nakatiles yung lugar ng ibon mo, presko, malamig kasi yung tiles, eh. Kaya siguro hindi nila mararamdaman yung init kahit na summer season, tuloy-tuloy yung ano nila. Mga ka-idol, meron tayong si-share, kasi merong bata na nasa ospital ngayon, kapwa din natin siya mag-iipon, kaya gusto ko sana matulungan din natin sila. Ipopost ko lang dito yung chikas ng magulang niya para if ever na gusto nyo tumulong, sana tulungan natin, kasi naawa ko, dati ganyan din yung naranasan ko nung buhay pa yung anak ko. Noong time na yun, 2 days pa lang yung anak ko noon, nasa hospital siya sa Calcuta, dito sa San Fernando, Pampanga. Naoperahan siya, linabas yung dalawang bituka ng anak ko, tapos yun, nakasama namin ng 2 years and 2 months yung anak ko, pero kinuha din ng Panginoon kasi siguro may na yung resistensya ng anak ko. Kinuha din ng Panginoon natin, pero nung nakita ko nga yung pinos na nilang yun, pina-ending nila, ending for ECOS, hindi ako nagdalawang isip na kumuha ng slot, kahit 4 lang, salagang 50 pesos per slot, kumuha ako ng 4 para yung 200 na yung malaking tulong na yun. Kaya ginawa ko, yung time na nalaman ko yun, senior ko sa mga Facebook na, sa Facebook natin, sa mga group chat natin, ang dami nag-share da, at saka ang dami nagbigay ng tulong sa bata na yun. Kasama din natin siya nag-iibon, pero hindi ko siya totally kakilala, pero syempre, naawa ko din sa bata. Syempre, kahit din naman kayo, kung ganyan yung mangyayari sa anak nyo, talagang gagawin nyo. Kasi dati ako naranasan ko yan, na malimos pa nga ako nun, eh. Kaya
Nung naano na yung nalamunan ko kasi naalala ko lang yung anak ko doon noong time na yun. Kaya sana matulungan nyo mga ka-idol. Kahit konting tulong lang. Pag nagpatong-patong yung tulong na yan, malaking tulong na yan. Malaking maiipon ng pamilya nila yan. Kaya sana makatulong tayo sa kanya mga ka-idol. Kaya sana matulungan nyo tong batang to na ipopost ko dito sa ano natin, sa vlog natin para at least makatulong kayo. Kahit magkano lang, kahit piso, 10, 20, kahit na magkano mabibigyan nyo, basta tuloy-tuloy nyo lang bigyan sila ng ano, ng tulong para makatulong din tayo. Kasi pag yung tumulong ka, automatic may ibibigay sa'yo ng blessings ng sa itaas yan. Kasi magandang tulong yan, mabibigyan ka ng blessings ng itaas. Kaya sana matulungan natin mga ka-idol. Shoutout lang tayo mga ka-idol. Shoutout natin si Idol Maynard Paul Sabino, Idol Jmar Pansion, Idol Jenny Ron Dubot Lopez, and sa kanyang baby na si AJ at RJ, at saka kay Jan Maglangke, at saka kay Dennis Padilla from Padilla, from Candaba, Pampanga, at saka kay Ron Earl Bogay Antipo sa taga Antipolo City. Maraming salamat idol sa pagsuporta nyo sa akin, sa panonood nyo dito sa ating vlog na to. Sana patuloy nyo pang suportahan itong vlog ng to. Naganda bulul-bulul na ako. Kaya sana marami na tayong napasaya ngayon. Ngayon, nakatatlo na tayo na nabigyan ng mga ibon natin. Kaya sana meron na naman by May. Kaya hintayin nyo mga ka-idol. Kaya announce ko din yan. Ngayon, naghahanap pa rin ako. Kaya sana if ever na gusto nyo sumali, kahit subscriber ka na dito, isend mo lang sa akin yung proof mo. Automatic, pwede ka pa naman sumali dito mga ka-idol. PM mo lang ako. Automatic, bibigyan kita ng slot. Hanggang ano lang tayo, first game lang tayo. Isang slot lang, 100 slot yung kailangan ko. Ngayon, meron na tayong almost nasa 32 slot na yung kumuha. Almost kailangan pa natin nasa 70, ganyan. O kaya 68 pa kailangan pa natin mga ka-idol. Kaya sana patuloy nyo pa rin suportahan to. I-share nyo sa mga kakilala nyo, kabarkada nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, lahat ng mga kakilala nyo. Kung gusto nyo na magkaroon ng ibon, manood lang sa ating vlog na to. Monthly, magbibigay ako ng ibon kahit ng mga viewing lang, split opa, post opa, yun lang yung mga pwede natin ibigay. Basta yung road to 1K natin hanggat hindi pa tayo 1K mga ka-idol. Hindi pa natin ni gagawin yung raffle natin doon. Kaya hintayin nyo lang, konti na lang, mag-road to 1K na tayo. Almost nasa 105 na lang yung kailangan natin na subscriber. Kaya sana matulungan nyo pa ako mga ka-idol. Maraming salamat mga ka-idol. Huwag nyo kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. At sana i-share nyo itong vlog kong to para at least marami tayong matulungan na gusto magkaroon ng mga ibon, lalo ng mga newbie. Gusto kong matulungan dito. Ayokong ipagdamot kung ano yung mga experience ko dito kasi marami ng mga breeder ngayon na medyo mayabang na porque gumanda lang yung mga ibon nila. Nabasa ko lang sa mga post nung nakaraan, ganun yung ginagawa niya, tapos may dirty finger pa. Sana wag naman ganun. If ever na meron man siyang mali, be respect naman po mga ka-idol. Kaya if ever na ganun talaga yung budget niya, sana mabigyan din siya natin kasi nag-start din tayo sa mga low budget eh. Kasi kung hanggang saan lang yung pera natin, hanggang doon lang tayo, hindi naman natin napipilit. Pero yung mga iba kasi parang nagyayabang pa. Meron, nangyari na rin sa akin yan dati, pero nagano lang ako, nagpasensya din ako. Kaso syempre, baguhan din tayo, kaya kailangan anuin din natin yung mga baguhan. Kaya kailangan tulungan din natin sila mga ka-idol. Maraming salamat mga ka-idol. Sana patuloy nyo pa ako supportahan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at like sa ating YouTube channel kung bago ka lang sa ating channel. Maraming salamat mga ka-idol. Thank you.